Numisyon daw po merong isang kwento tungkol sa isang dalaga na bulag. At ito pong dalaga ay galit na galit sa mundo, galit na galit sa lahat ng tao, galit na galit sa Diyos dahil hindi siya makakita. Isa lang po ang hindi niya kinamumuhian, yung pong kanyang boyfriend. Itong kanyang boyfriend ay kanyang kasama, kaantabay sa lahat ng bagay. At sabi po ng babae sa kanyang boyfriend, alam mo, kung makakakita lang ako, papakasalan kita. Sabi po ng boyfriend niya, talaga? Oo, promise. Sabi po ng babae, sige. Kaya nga po nung minsan, meron pong nag-donate ng mga mata para sa babae. Pumunta po sila sa hospital, ginawa po yung operation, at nung nakakita na siya, nabigla po siya sa kanyang nakita. Ang boyfriend niya, bulag din pala. At sabi ng boyfriend niya, o ano, pakasal na tayo? Dito po napailing yung babae. Ayaw niya. Dahil nalaman niya, bulag ang boyfriend niya. Umalis po ang kanyang boyfriend, umiiyak. Pumunta po yung babae sa ospital para magbayad ng bill. At tinanong po niya, sino po yung nagbigay ng mga mata? Sabi po ng nurse, yung nagdala sa'yo dito sa ospital. Sino yon? Yung boyfriend niya. Yung boyfriend niya yung nagbigay ng mga mata para sa kanya. Pero bandang huli, inayuan niya, iniwan niya yung boyfriend niya na nagkaloob ng mga mata para sa kanya. Para lang sa pagmamahal sa kanya. Hindi po ba parang ganito din ang kwento natin at ang kwento ng Diyos? Madalas, napakarami nating hinihiling sa Diyos. Pero pag binigay ni Lord yung hinihiling natin, ilang araw lang kakalimutan na rin natin si Lord. Hindi ba ganito din ang ating love story sa Panginoon? Binibigay niya lahat ng hinihiling natin, pero tayo, bandang huli, wala tayong pasalamat sa Diyos. Hindi po sana ganito ang kwento natin sa Diyos. Habang may oras, habang may panahon, habang meron tayong buhay, sana baguhin natin itong ating relasyon sa Diyos. Kung paano ang Diyos ay tapat sa atin, maging tapat din tayo sa Diyos. Kung gusto mo magpasalamat sa Diyos, sundan mo si Jesus. May our faithfulness be our thanksgiving.